bago tayo mamana, tayo muna ay magluluto yung aking napulot na isda. Atin muna ang lulutuin. Kakain muna tayo bago tayo kukura. Sige. Yan guys, yung ating pulot at atin muna lulutuin. Yan guys, so yun tama niya pala, oh. Lulutuin muna natin bago tayo gugura. Kukain muna tayo. Atin muna ang kaliskisan. Okay. Lang guys, at ating dililisan muna saglit. Kakain tayo at bago tayo mamana. Salamat nga pala dun sa pumana nito. Hindi mo nakuha. May ulam na akong malaki. Thank you sa iyo. Yeah. Lulutuin ko na. Ang iyong pinana na hindi mo na kuha. So, mamana uli ako ngayon. Thank you. Yan na siya. Yan na siya ngayon. Medyo mahaba nga yung isang yan. Then guys, at kakain muna tayo at medyo malayo ang ating pupuntahan ngayon. Yeah, tayo muna kumain para busog. At mamana tayo mamaya, kakain muna ako. Bye-bye! Sa ating pupuntahan, first time kong mamana dun ngayon. Request lang naman, may nag-request kasi medyo matagal na nag-request sa akin to na pamanahan ko daw yung lugar nila. So medyo malayo. Kaya dinala ko ng bangka kahit medyo malayo. Magmumotor sana ako kaso baka wala akong parkingan kaya dadalhin ko na lang yung bangka. Dadala tayo yung bangka atin dadayuhin. This would be the first time na mamamana ko yung lugar na yon. Kaya titignan natin kung anong itsura ng kanilang batuhan at kanilang mga corals doon, kung maganda ba. Yeah, let's die. At yun guys, dumating nga tayo sa area kung saan tayo mga mana. Medyo may kalayuan to guys doon sa San Tapal. So sa ibang barangay to. Yan. Medyo maganda din yung kanilang tabindagan at natin. At pinakauna ko na pa na is yung tandain. Yan. Yung lalagan sunugan. Medyo malaki na siya talaga. Yan o. Mga hanggang tuhod lang to guys. Mga hanggang tuhod lang siya talaga. Kaya medyo hirap ang pagbuha ko sa camera. Yan at hindi naman sa kalayuan na kahuli agad ako na pusit. Yan. Sa tabi pa rin yan guys, nasa tabi pa rin ako niyan. Yan sa hanggang Bewang. Yan at sa yung mga lampas ng isang tipa, siguro mga isang kalating tipa na nakakita ako ng panubing. Malapad na rin siya guys, medyo isang palak na rin siya, medyo may kalakihan na din, kaya ayos na talaga guys. Yan, at habang ako'y naghabang nagpapatuloy na kaysa uli akong pusit guys, hanggang ako'y puputang palaot ng palaot. Aso nga lang guys, at medyo kulabo na yung tubig. Kakunti lang talaga yung area na malinaw ang tubig. Talagang halos talaga yung malabo. Kaya decide ako guys na tatabi na uli. Talagang maghahanap ng ibang area na may
medyo malinaw-linaw. Yan guys, tatagal ko pa sana pagbibideo dito sa maming na yan. Problema kasi guys, napansin ko yung walwalo ipapalapit pala sa akin. Kung saan yung maliwanag, lumalapit yung walwalo, kaya agad akong tumas guys, baka makagat. Ito naman, napansin ko na malaki na, kaya nag-decide ako na panain. Tapos siguro mga nasa isang kilo na ito mahigit. Ang problema lang, hindi tumagos yung pana sa sobrang tigas. Yan lang guys ang ating nahuli dun sa ating pinagdayuhan. Apat na piraso, isang tandaan, isang kanupi, at dalawang pusit. Yan lang talaga guys, at di na masyado, hindi na masyado nakakano dun at mga format, may napakalabo, labo talaga ang area. May nagdi-dredging kasi doon, kaya medyo malabo pala, hindi ko naman na isip na may yung doon. So guys, mamana ulit tayo. Gabi medyo ginabi na tayo. Medyo ang buwan ay kalahatian na. Pupunta tayo doon sa yung nahulihan ko ng mga pugitat. Pupuntahan uli natin ngayon dahil nung dumayo ako dun sa medyo malayo sa kabila, walang nahuli. Kaya babalik tayo dun sa ating destination na nakahuli tayo ng pugit, mga lapulap. Yan guys, yan ang dyan ko tinatali guys. So, yan. Nakakabit yan sa pana. Sa panay na napakakabit sa panay yan. Hila-hila ko lang yan guys. Okay guys, samahan niyo ako. And let's die. At yan nga guys, nakaisan lapu-lapu naman tayo agad dito, kaya feeling ko talaga dito mapadami talaga ako. Yan guys, ito talaga yung parrot fish, yung tunay na parrot fish, yung iba lang kanyang kulay. Yan, nasa dalawang bato lang tagiliran nila. As usual, di talaga natin yung papanain. Ito naman guys is yamas, at natuwa lang naman ako at nakatingilan sila kaya binibidyo ako. Tapos itong nasa taas guys, ayan yung isdang yan. Hindi ko alam kung anong tawag, pero feeling ko parang musluhan yan, pero hindi ko talaga sure. Yan guys, at hindi naman na bigo sa akin, talagang sadya, nakaisa talaga ako guys. Yan, nakaisa agad ako sa hindi kalayuan. Isang bangkutan or pagulan, kung ano man tawag sa inyo, yan. Kasi ito guys, problema dyan, hindi pa talaga tumagos, pero natanggal yung, at hindi pa tumagos yung ayon sima, nakatanggal putit na hindi lumayo, kaya nakuha ko pa rin siya. Ayan guys, bumigay na talaga yung pagkapana ko dyan guys, bumigay yung pana ko dyan, natanggal yung pagkatali nung ano, yung para sa rubber. Buti na lang guys, at na pana ko yun. Dito guys, dito sa
sa area ng ito wala na, hindi kaya ang ginawa ko nagbi-video na lang ako. Kaya yung mga guys, hindi ko na napapana. Kaya yan, pauwi na rin naman ako dito guys at wala na talaga. Tutoy, wala na ang choice kundi bumalik. Okay, ito guys, so sayang yun, oh, malaki na rin yan, hindi ko lang talaga napapana. Wala, sira na ang pana natin guys, kaya wala na talaga. Hanggang tingin na lang muna. Sayang naman kasi kung aking pipilitin, baka magkakasuklat. Pero trinay ko yun guys, pero talaga butit hindi tumama din naman. Pero wala ang pana ko dyan guys, hindi nakasabit ang rubber. Tinutuso ko lang pero hindi makakatama, kaya wala nang choice kundi umuwi. Kaya yan guys, kahit medyo may kalakihan yan, hindi na natin talaga makapana yan, gawa ng wala na nga at damage na ang ating pana. Kaya hanggang video na lang muna. Yan lang guys ang ating nahuli. Isang panos at isang lapu-lapo at isang yan panos bagulan. Yan. Yan lang ating nahuli guys at na-damage ang ating pana. Na-damage ang ating pana, na-damage ay. Kaya wala tayong no choice kundi umuwi. Ay, sayang naman. Saglit lang tayo guys at na-dali ang ating pana. So paano guys?